Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera na ito sa kalsada malapit sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulosulu noong January 27, 2019, makikita ang ilang mga taong naglalakad sa kalye. Makalipas ang ilang segundo, mabilis na nagsitakbuhan ang mga tao papalayo sa direksyon ng simbahan. Nangyari na pala ang magkasunod na pagsabog sa simbahan. Ang taimtim na pagsisimba ng ilang Katoliko ng linggong yon, nauwi sa madugo at marahas na trahedya. Matapos ang dalawang magkasunod na pagsabog sa pinakamalaking Katolikong simbahan sa Hulosulu noong Linggo, ito na ang itsura ng gusali. Basag ang mga salamin. Sira ang kisame. At wasak ang mga gamit tulad ng mga upuan sa loob. Sa ibang bahagi ng simbahan, makikita ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao. At dugo ang mga damit at sapatos ng mga biktima. Isang crater rin ang nabuo sa sahig ng cathedral dulot ng matinding pagsabog. Umabot sa halos 100 ang sugatan. Agad na dinala ang mga nasaktan sa mga kalapit na ospital. Pero dahil hindi na kaya ng mga ospital ang bilang ng mga kailangang gamutin, dinala na ang ibang biktima ng pagsabog sa Zamboanga City. Ang masaklap, umabot sa higit 20 ang nasawi sa pambubomba. Sa bilang na ito, 14 ang sibilyan at 7 ang personnel mula sa military at Coast Guard. Ang ilan sa kanila rumesponde lang nang marinig ang unang pagsabog, pero inabutan sila pangalawang bomba. Base sa inisyal na imbestigasyon ng Armed Forces of the Philippines, ipinwesto ang unang bomba sa gitnang bahagi ng simbahan, habang ang ikalawang bomba pinasabog sa pintuan ng cathedral. Sa post-blast investigation ng mga otoridad na pag-alamang pipe bomb na may ammonium nitrate ang ginamit sa pambubomba, isang uri ito ng improvised explosive device o IED. Ito nga yung fertilizer, no? Na kayang mabili na dyan lamang sa labas. No? Available siya locally. So pwede talagang buuhin siya at magagawa siya locally. No? Kaya nga ang tawag niya na improvised lang siya. Sa burol ng ilan sa mga namatay sa trahedya, balot ng lungkot ang mga kaanak. Halos hindi matanggap ni Arthur de los Reyes na sa isang iglap, wala na ang kanyang kabiyak. Masaya pa raw silang nagsimba noong Linggo kasama ang anak na reader sa misa. Nakita ko na lang yung asawa ko. May sugat na lang sa liig. Malalim. Malalim talaga yung sugat. Dinala ko talaga sa ospital na. Wala na. Parang yung ano niya, nasa likod ko, gaya ng mga tao sa akin. Baka ako lang nasugatan. So maraming dugo sa akin sa likod. Iniisip ko saan hindi totoo. Kapag dasal ako ng pangalawa, 2 times. Tapos yung panghuli, hindi ko na ma-continue talaga kasi nalaman ko na. Sobrang hirap nang. Kabilang rin sa mga nasawi si Seaman 2nd Class JP Galicia, isang tauhan ng Coast Guard na nakadestino sa Hulosulu. Kwento ng kapatid ni JP na si Nathaniel, regular na nagsisimba sa Mount Carmel Cathedral ang kanyang bunsong kapatid. Kasi nabasa ko na may army na matay, civilian, mga 11 siguro. Na-confirm na patay na siya.
siyempre, kahit sino man, lalo bunso namin, masyasyaka talaga. Labis din ang hinagpis ng pamilya Herbolario nang malaman na isa ang kanilang kaanak sa mga namatay sa malagim na pagsabog. Mas masakit daw dahil hindi na buo ang labi ni Leo Herbolario matapos siyang mapuruhan at maputol ang braso habang siya'y nagsisimba. 1997 pa nagtatrabaho sa isang construction company si Leo at 7 taon nang nakabase sa hulo. Dahil sa andun talaga yung trabaho niya, doon siya pinadistina ng opisina, eh, siyempre po, kailangan din naman natin mabuhay. Kahit mahirap, ay talagang kakapit. Nakakagigil, nakakagalit, nakakasama ng loob of all people. Kung may hinangin man sila sa gobyerno, bakit sa ganong paraan, di ba? Inside the church pa, sa simbahan, na ang place ay supposed to be a safety place yun. Bakit nagkaganon ba siya? Kinabukasan, January 28, 2019, sa tulong ng mga kuha ng closed circuit television sa kalye malapit sa simbahan, kinilala ng mga otoridad ang may kinalaman daw sa magsabog sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral. 4 na binata ang nakitang naglalakad habang nag-uusap. Kung pagmamasdan ng CCTV, tumigil ang isang lalaking nakaitim sa gitna ng kalsada at tumuro sa direksyon ng simbahan. Habang ang lalaking naka-blue-green jacket, tila may kinuha sa kaliwang bulsa. Dito na makikita ang pagkagulat at takbuhan ng mga tao. It appears they are really talking, tapos parang may mga inabot na bagay, which according to some sources, pag tinignan daw, is a cellphone of sorts. No? So pwedeng tingnan na maaring ang sabi nga kung command detonated. Sa kuha ng isa pang CCTV, nakita ang 4 na nagkumpulan. Tila may inabot ang lalaking naka-blue-green na jacket sa isang kasama. At saka, kumaripas ang takbo sa magkaibang direksyon. Sunod na makikita ang sakay ng motorsiklo ang isa sa mga lalaki. Humarap sa hulo pulis ang 4 na nahagip ng CCTV sa kasagsagan ng pagsabog sa Hulo Sulu para linisin ang kanilang pangalan. Kahapon, voluntaryong sumuko sa Sulu Provincial Police Office ang 4 na lalaking nakita sa CCTV. Ang lalaki naka-jacket, iginiit na isa siyang grade 11 student sa Sulu. Ang isa na may dalang backpack, sinabing isa siyang guro sa isang high school sa Sulu. Pumutok na yung first explosion. So, nataranta talaga kami, especially ako, kasi hindi talaga ako yung parang anong tawag dito, yung bihasa sa mga putok yung ganyan, o sa 9. Paglabas namin ganyan, hindi umabot siguro mga 1 minute ganyan. Nag-follow na yung second explosion, which is super, yun ang pinakamalakas. At ang dalawa, iginiit na bumili lang sila ng gamot para sa kanilang ina na nasa ospital. Inabswelto ng mga pulis ang grade 11 student at ang guro. Iniimbestigahan pa ang dalawa pang lalaking sumuko. They didn't know each other, ma'am. So nagat yung sa grab doon ng CCTV, ano lang yun, no? Nagkataon lang talaga sila, ma'am, na nandoon. Ang lalaking naka-jacket, unang kinilalang si alias kama ng mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, miyembro siya umano ng Adyang-Adyang Group na konektado sa Abu Sayyaf Group o ASG. Target na raw ang mga suspect ng pursuit operations ng mga sundalo. Niraydi ng pinagsanib na pwersa ng militarang tirahan ni alias Kama sa barangay Lati, Patikul, Sulu. Pero nalusutan daw ni alias Kama ang mga militar at ang naabutan lang sa lugar ay ang isang lalaki na kamag-anak raw ni Kama. Napas lang ang kamag-anak matapos raw manlaban. Hindi naman isinantabi ng Joint Task Force Hulo Sulu ang posibilidad na suicide bomber ang nasa likod ng kambal na pagsabog. Wala pa rin daw kasing umaako sa bahagi ng ulo at 2 putol labinti at paa. Sabi nga namin, ano ba yung sinasabi pag suicide bombing? Normally, yung naririnig natin sa stories,
pag magsisuicide bombing, sumisigaw pa nga yan minsan ng ano, no? This is for ano. Pero dun sa Revelation, wala namang narinig na nagsalita ng ganon before nagkaroon ng explosion. So, although sabi nga, hindi natin dinidiscount. You're confirming, sir, that it is a case of suicide bombing by yes, the ASG? Yes, blowing them up. Babae, sir? Babae. So, yung dalawang incidents, sir, dalawang babae? Lalaki yung isa, mag-asawa. Isang araw matapos ang pagsabog, January 28, pinuntahan ni Pangulong Duterte ang pinangyarihan ng malagim na trahedya. Kayo, huwag ninyong isipin na kayo lang ang marunong magtanim ng evil sa mga. Kung kaya mo, kaya mo. Dito lang Martes, January 29, 2019. Matiyagang naghintay sa Villamor Airbase ang pamilya ni na Seaman Second Class JP Galicia at Leo Herbolario. Nang maibaba ang mga labi ng kaanak, sa loob ng 2 minuto, 21 buhay ang nawala dahil sa malagim na pagsabog sa hulo. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng pamahalaan para matukoy at mapanagot ang may gawa ng pambobomba. Hiling na mga nawala ng kaanak, mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay.